Kakausap po natin si Ginoong Jory Lois, weather forecaster ng Pag-asa. Mang Jory, magandang hapon po. Magandang hapon, Jiggy. Magandang hapon, Pilipina. Opo. Sa ngayon po, kumusta ng update po dito sa LPA na inyo pong minomonitor? Opo, as of 4 p.m. nga ay nasa over Tagbilaran City siya. At inaasahan natin na sa mga susunod na oras ay patuloy niyang tatahakin itong pa-northwest na direction. Pero yun nga po, patuloy namin din tinitingnan yung potential niya na kung magpapatuloy pa nga itong LPA na to or magdi-dissipate na kasi nga nagkakaroon na ng land interaction. So kung mabubuhay pa ho ito na at lalabas ng landmass natin na maaaring mag-reorganize na naman siya dito sa may West Philippine Sea. Apo, pero kumpara ho yung unang LPA nitong parting Lunes-Martes, mahinahon dala nitong pagulan. Ano po? Ito pong LPA na to halos, kung titingnan natin yung satellite image, halos buong Pilipinas may mga nagkaroon, may mga kaulapan tayong nakikita. At yun na nga, yung ating forecast ay halos buong Pilipinas din inaasahan natin magkakaroon ng light to moderate rains para po sa araw ng bukas. Although itong kung makikita rin natin yung convergence ay halos dito naman sa Northern Luzon din na dumadaan. So expect din na kahit pa paano magkakaroon din ng mga pag-ulan sa areas na. Apo. Yun nung unang inulan ng mga lugar, dito rin ho ba ito na maabot din po ng ulan itong dala ng LPA na ito? Sa tingin po namin ay magpapatuloy yung mga pag-ulan, lalo na po rin sa mga nauna na pong naapektuhan. Pero sa areas ng Mindanao, inaasahan naman natin na sa mga susunod na araw, hindi na ganun yung kalakasan ng mga pag-ulan. Although dito sa may Cagayan de Oro, may nakikita pa rin tayong mga pag-ulan. So, mas maliit na po yung areas na maaaring magkaroon ng mga pag-ulan sa araw po ng sa susunod pong araw. And then eventually patuloy pong magiging improve na yung weather natin habang papalayo na itong LPA na to. Kung sakali pong buhay pang bumaban. Pero maganda po rito, yun nga po, walang posibilidad na maging isang pag-isa. Sa ngayon, mahihirapan siya talaga. Although nagpakita siya ng konting kalakasan nga at kung makikita natin yung convergence dun sa bandang Northern Luzon, malakas itong LPA na to, akala mo hindi siya nagkakaroon ng land interaction. Pero nakikita din natin na yun nga, malaking epekto po yung magagawa ng interaction niya dito sa kalupaan. At naniniwala kami na lalabas siya ng tubig sa tubig dito sa may West Philippines na maaaring mahina po siya or totally dissipated. Apo. At pagkatapos po nitong LPA na ito, meron pa ba kayong ibang namomonitor sa ngayon? Sa ngayon, wala pa kami uling nakikita. Pero napakabilis ng pagbuo ng mga LPA na to. So asahan po natin halos sunod-sunod yung mga LPA na yan. Although ang magandang balita po rito ay hindi naman to nagiging isang total nagiging isang bagyo. So mga pag-ulan lamang po ang mga dala nito at kailangan nga natin yung mga tubig ulan sa ngayon. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon si Ginoong Jory Lois, weather forecaster ng Pag-asa. Maraming salamat. Maraming salamat.